Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Monrina. Nakikita nyo tong dalawang maleta na to. Kami ay mag-abroad kaya kami. Sana mapanood nyo tong video na to hanggang sa huli para malaman nyo kung saan kami pupunta dahil ang lalaki ng aming maleta. Kami ng asawa ko. It's my asawa ko to and ito sa akin. See you guys! Ang video ko nga pala ngayon guys ay i-share ko sa inyo kung paano ang aking naging journey ng aking pagpapatanggal or pagpapa-opera ng aking almoranas. So, let's start! Before the operation, meron na akong tenteki, suwero tawag dito sa Pilipinas. Space pa dyan para magbigis. Eto na guys, ipapakita ko sa inyo kung paano hugasan ang puwet pag tayo ay naoperahan ng almoranas. Ito ay dito sa Japan. Itong plangganang ito ay ang parang pampaligo sa puwet kung tawagin. Nakita nyo guys, meron siyang hose. At meron siyang butas dito para sa pag-drain ng tubig. Ipupush mo lang siya pababa. Ang gagawin natin ay itong bowl na to, yung upuan sa bowl ay tataas. Tataas natin. Ganyan. Yan. Ilalagay natin ng paganito. Meron din siyang butas dyan sa dalawa at meron din dito para ma-drain. Itong hose na to ay ikakabit natin sa air pump. Dito guys. And after that, i-o-on natin ito. Meron ditong bukasan ng shower. Dito may shower dito. And lalagyan natin siya ng water. Ibaba pa na natin, naka-open. Okay lang sa akin, makaabot yan sa may dalawang butas na yan kasi
pag umapaw naman ay sa bowel naman siya napupunta. Yan, mga ganyan karami. And lalagyan natin ng gamot. May isang patak lang daw nito. Siguro ito ay pampawala sa ano, pampatanggal kung mayroon mga germs. Siguro yung ano na yan, tubig. After that, i-on natin itong switch dito. Hugasan natin ang ating pwet sa loob ng 3 minutes. Mayroon dito parang sand na 3 minutes ito pag ito ay bumaba na sa baba. Ito ay 3 minutes. Ito yung orasan dito sa panyo. After 3 minutes, tatapon natin ng tubig. Hilahin natin dito para ma-drain ang water. Yan, malinis na. And isasara natin uli ito at lalagyan uli natin ng tubig. Hindi na natin siya lalagyan ng gamot sa ngayon. At ito ay parang babanlawan uli natin ang ating puwet ng 3 minutes. Ayan. Ayan, ito yung pasan. 3 minutes. Naubos siyang wala yung na yan itong sand na ito. Ito ay finish na. Ayan, babanlawan ulit natin ng 3 minutes ang ating sweat dito sa planggana na ito. And finish. Ito ay pwede mo gawin ng kahit daw 10 times a day kung gusto mo para yung sweat natin madaling gumaling after the operation. Ayan guys, alam niya na. Hi guys, nasa 7th day na namin dito ngayon sa hospital, naka-confine. Pang 7th day, pwede na kaming maglakad ng 5 minutes. So, nandito kami ngayon sa well siya para bumili ng tubig. Kasi naubos na kami ng tubig and kaunting mga pwede namin na kainin, na snacks. So, let's go. Naubusan na kasi ako ng conditioner, so bibili up tayo ng condition, hair conditioner. And treatment, ano kayo magandang treatment? Hair treatment. I-try papaya sana, treatment. Medyo mahal siya. 1.6. Nivea lotion and Nivea. Ah, lotion ito pala. Pang wash siya, face. And water and milk. Para sa face. And my dessert dito. And the water. Oh.
Yan guys, napanood nyo na yung video sa loob ng hospital na aming pinuntahan. So, ang ma-share ko lang pala sa inyo guys ay before the operation ay lalagyan na kayo ng tinteki, suero. And before the operation, parang yung parang same lang sa mga naoperahan. Ini-injection sa likod ng anesthesia, pampamanhid. So, ang operation, it takes only 15 minutes, napakabilis. At patay lang sa kalahati yung katawan from dito sa tiyan, pababa. And ang pinakamahirap lang na ano, na pagdadaanan mo ay yung nakasuero ka and nakakateter din at the same time sa ano lang, sa loob ng isang araw, yun lang. Pero after doon, wala ka ng ano, problema, madali lang. May pain reliever naman, so yung pain, di mo naman mararamdaman. And ang maganda lang dun guys, ang ganda ng servisyo ng mga nurses, napakababait. At ang mga tao dun, wala naman talagang mga sakit. Kaya parang ordinary din lang, na wala, parang nasa hotel ka lang na ano, kumakain ng masarap ng 3 times a day. And ang ano nga pala guys, ang nagastos namin para ma-idea yung mga nakatira dito sa Japan na mayroon Almoranas na nag-worry sa inyong mga puwet, at ito ay gagastos kayo ng from ano, ang sabi sa amin from 10 to 15 na lapad, but ang nagastos namin from first check-up ay nasa 17 lapad. Ito ay nasa, kung sa peso, nasa 76,000 pesos. But ito ay ano, 30% lang ang aming share dahil sagot ng government ang 70% nito. Kung wala kang ano, health card, ito ay aabutin ng 45 na lapad. So malaki-laki. Kaya ang advice ko sa mga bata na mga mahihilig sa maanghang, sa ngayon pa lang maghinay-hinay na kayo, dahil ako yung aking Almoranas ay dahil sa pagkain ko ng maanghang. At yung ano daw, pag yung nagpupupo ka ng malaki, dahan-dahan na pupunit yung inyong puwet. Kasi yung aking Almoranas ay ito ay yung hindi na minana. Ito ay ang sariling ano ko din lang, sa sarili ko, kasi mahilig ako sa kumain ng maanghang. So ito lang guys, masishare ko sa inyo. Sana may natutunan kayo kahit konti at idea yung mga nandito sa Japan na gustong magpa-opera. Huwag kayong mag-worry. Napakadali lang ng proseso. So, sana mag-ingat tayo sa ating mga puwet. Thank you for watching. See you in my next video. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell button. Bye guys!